Hello! Ulit-ulit. So, welcome back to my channel and mai-share sa inyo ang di about sa... Gusto nyo bang makatipid? Yes. About sa... Gusto nyo bang mabawasan ang gastos nyo sa mobile data? Yes. O, tapos? Habang kumikinaha ang ating mukha. Hello, Eli. Para po sa mga mahilig sa mga good deals. Yes. Good deals, mga naghahanap ng mga... mga paraan para makatipid. Ayan. Alarig eh. So, anong ginap ngayon? Ano? Ito. Ayan. So, gusto nyo ba ng free data? Magkano ang binabayaran? Magkano ang binabayaran nyo sa mobile data nyo? Sa Singtel or sa StarHub or sa M1? Aside. Yung sa akin, eh, prepaid lang naman kasi ako. So, maybe I think per month, mga $20. Ilang gig, ilang ano yan? Mga 2? 2 gig siguro. 2 to 3 gig. So, mga... Dito kasi sa Singapore, magkakaroon ng parang, sabi nila 4th? Pang-apat nga ba yun? 4th telco. Yes! Ngayon, ang bago mapasok, ang pangalan ay TPG. Kung hindi ako nagkakamali, galing sila sa Australia. Meron silang matinding promo. Ang promo nila is 1 year. 1 year? Yes, 1 year na free yung data. 1 year na free ang data. Anong ano ito? Anong may site ba to? search Google lang. TPG. Anong P? TPG. TPG Singapore. Yeah. Okay. So ito ang website. Pag pumunta kayo ngayon dyan sa website na yan, makikita niyo agad na yung pinagmamalaki nila na free data for 1 year. Yeah, if I remember correctly, last week, nag-register ako. Kung gusto nyo mag-register, so pumunta ka din sa website and then mag-sign up kayo para dun sa SIM card. So kailangan magpunta ng punta ka sa website nila. Oo. Mag-sign up ka. Mag-sign up ka dun sa nang para dun sa ay, so, ito. Oh, so sign up. Ah, sign up natin dahil magka-sign up ako. Ayan, sign up mag-iPhone. Okay. Oh, sign up. Pindutin ang sign up. Tapos yan, oh, makikita nyo SIM only mobile plan. 0 per month for first 12 months. Unlimited data, unlimited calls to mobile, local mobiles. Tapos meron siyang meron din naman siyang limit actually. Yung data talaga is unlimited, pero yung speed per day ito ha, per day. Merong okay. Limit na 2 GB. Okay. Per day. Oo, so once ma-reach mo yung 2 GB, ita-throttle na nila yung speed nyo to 1 Mbps. Pero to think di tama yung aking gigabyte. Hindi mo mauubos yun to. Yung 1 gig mo sa 1 month hindi mo maubos. Pero syempre, depende naman yun sa use case mo. Mm-hmm. Kung ikaw yung tao na lahat ng YouTube video na makita mo ay pinapanood mo, eh mauubos talaga yan. Okay. Pero yung 2 gig, malaki na po yan. Mm-hmm. Per day, 2 gig, malaki yan. So yun. At... Ayan, so may mga ano nila, mga sales pitch. Pero wag na basahin niyo na lang 'yan and then sign up now. Ayan, so pag nag-sign up kayo, po-provide kayo ng mga details niyo. Syempre, po-provide yung pangalan, address, yung inyong NI, yung inyong PIN number at saka dahil dito kasi Singapore, merong ano sila dito, yung SIM registration. Well, yun ang mga magiging interesado lang syempre dito is yung mga nandito sa Singapore. So yun nga, may SIM registration dito sa Singapore, alam naman natin yun. Yung mga number natin, ano nangyari dito, hindi na nag-load.
Yan. Anyway, nakatay up yung mga number natin sa ating mga pass. So, after mo ibigay yung details yan, maglalagay ka din actually ng credit card number. Pero makikita mo naman doon na may nakalagay doon na hindi naman nila yun automatic, hindi kanila naman automatic charge pagkatapos ng 1 year. Mayayari doon is parang kailangan ng confirmation. Pagkatapos yata ng 1 year, hihingan kanila ng confirmation kung gusto mo pang tumuloy or whatever. So kung gusto mong tumuloy, di yun, doon na nila i-charge sa card. Pero kung hindi mo na gustong ituloy pa, hindi naman nila i-charge yung card mo. Yun yung nabasa sa website. So, of course. Paano kung walang credit card? Hindi ko alam. So, yun, after mo mag-sign up, may matatanggap kang email na confirmation na sa, nakalagay doon yung order. Ganong katagal makukuha yung confirmation after sign up? Saglit lang. Sa akin. Yung sa you is within the day, matatanggap mo din. Mga ano, seconds. Oh. Ayun, so matatanggap mo yung confirmation, may order ID doon, at saka barcode, i-scan nila yun kapag i-claim mo na yung SIM card. Well, actually, in my case. Pero before that. So, yun. So, i-claim mo ngayon yun. Yung pag-claim mo namin ay sa Shaw Center. Sa may, ano yun? Sa may Orchard. May Orchard yun. Shaw Center. If I'm not mistaken, level 4 or level 3? Level 3 yata. Yun. So, hindi, level 4. Level 4 sa Shaw Center. Pero, of course, makikita nyo naman yun dun sa website. Kung ano, makikita nyo doon yun sa website kung saan i-click. So yun, kanina, pumunta kami pag lunch time. Pagdating namin, sobrang haba ng pila. Parang kung i-estimate namin, tingin namin mga around 3 hours siguro or 2 to 3 hours siguro mag-spend nyo sa paghihintay. Pero yun, nakapila na, binigay ko yung aking IC at saka proof of billing pala. Mahalaga yun kung mag-claim kayo ng SIM. So, pumili na kami doon. Yung mga requirements, saan makikita? Proof of billing lang naman at saka IC. So, proof of billing lang at IC ang kailangan mo? At saka yung confirmation email. Mm-hmm. Oh, yun. Proof of billing, IC, confirmation email. Saan mo nalaman yan? Sa website din? Pag doon sa confirmation email, nakalagay doon. Kung ano requirements, okay. Ayun. Tapos yun, nakuha na namin. Buti na lang at ang aking cellphone, although mura lang, dual SIM. Dual SIM to. So, nagagamit ko pa rin yung dati kong SIM card together with this one. Pero iniba ko na, ginawa ko na primary SIM yung ano, itong TPG dahil kanina nung una kong ginagamit, nung hindi siya yung primary SIM, nung nandun siya sa slot na SIM 2, wala sa SIM 1, hindi gumagana. Nung nilagay ko sa SIM 1, tapos ginawa ko na siya na yung primary na internet, SMS, ganyan. Ayun, gumana na siya. Hindi ko pa natatry mag-call. Dahil parang nabasa ko, parang free local calls daw. So, hindi ko pa natatry mag-call, hindi ko pa natatry mag-SMS. Pero, nag-iing nga kapag internet na ako. Hindi, sabi mo may signal kasi yung ating ayun, dito kasi sa bahay namin mahina ang signal ng Singtel. Pero surprisingly, ito actually ngayon mahina din. Ngayon may signal yung Singtel sa phone ko. Yung TPG may signal din pero mahina. Pero there are areas dito sa bahay na talagang walang signal yung Singtel pero may signal yung TPG. So, nakagulat considering na siya yung bagong telco. Although I think dito kasi Singapore, merong mga ibang mga telco na nakikiride lang sa network ng iba ring telco. So, I'm not really sure kung may sarili bang mga base stations itong TPG or kung nakikiride lang din sila. Any questions? Okay, tama. Yung oras para sa pagre-register, dahil yung website, yung part for registration, may limit yata sila. Hindi ko lang alam. So, hindi pala ako pwede mag-sign up ngayon? Ngayong oras na to, hindi. Okay.
Pero bakit parang pwede? So paano? Sige nga. Ay, hindi. Di ba hindi siya, hindi nga tayo nakapasok? Eh no, yan o. Nag-ano lang. Nag-not-responding lang. I don't know kung bakit. Pero, so, ayun. Ang, kung yung sa akin, and yung sa case din ng mga kaibigan ko na nakapag-sign up, mm-hmm. gawin nyo, pag mag-aalas 9 na ng umaga, mag-aalas, so pwedeng 8, or hindi? Hindi. Sarado pa yun by that time. So, mga, 8:59 or 9. 9 okay. Sakto. So, 9, punta na agad kayo din sa website, mag-sign, mm-hmm. Mag-sign up kayo. Although, dun sa case ko, though, so talagang 9, andun ako sa website, tinatry kong mag-sign up. Lumalabas pa nung una na, ano pa, hindi pa available yung, ano, hindi pa naka-open mm-hmm. for registration. Pero, inulit ko lang, na-refresh ko lang hanggang sa, ayun, ano na, nakapasok na ako, nakapag-register na. Tapos yun eh. Ngayon, sa pag-pick up, yun nga, sinabi ko sa Shaw Center, fourth floor, if I'm not mistaken, mm-hmm. nag-o-open sila ng pag, para sa pick up, 11 a.m., and then nag-o-close sila ng hanggang, nag-o-close sila ng 8 p.m. Pero, every day? Every day. Or weekdays only? Hindi ko sure kung weekdays only.